ipatingin ko sa inyo yung na-harvest ko. Yan. So yan yung na-harvest ko, guys. Meron pa dito sa ano, sa baba. So yan ang ubas grapes. So ano siya? Nakabalo to siya sa plastic. So tinanggal ko sa plastic, guys. So yan. So ang itim niya, pero matamis siya, guys. Iba, ibigay ko sa ano, sa kaibigan ng anak ko. So yan, di ba? So masarap siya, guys, promise. Matamis. So yan, meron pa, nakabalot siya. Yan, oh. So harvest muna tayo, guys. Ito din, oh. So yan. So nakaano siya, nakabalot sa plastic. Kasi pag hindi mo binabalot, kinakain lahat sa ibon. So kailangan mong balutin talaga every year. Ang daming trabaho. So meron pa akong garden, tapos nagbabalot nito. Okay, guys. Suwin ko sa, tapusin ko muna yung ano, yung pag-harvest, kasi ano eh. So ano siya, hindi masyadong maano sa camera, makikita sa camera. Maano yung gunting ko, guys. So ito na, oh, ang na-harvest ko, guys. Ayan. Tingnan ninyo, guys. Oh. Ayan. Ubas. Ayan, oh. So, tatanggalin ko sa plastic. Dinalot ko sa plastic kasi ano siya. Kumbaga, kasaplanggana. So, mamaya ipakita ko sa inyo pagkatapos kong mag-harvest. So, ano, yan. So yan ang ubas. Ang ubas ni Inday. Hinugasan ko muna, tapos tanggalin ko yung mga overhinog. Yan, no? Hinugasan ko yung grapes, ubas. Yan, guys. O, di ba? Ibigay ko sa kaklase ni Adel. Ito. Tinatanggal ko yung ano, yung overhinog, guys. Nag-dry siya. Oh, nag-dry. So yan, nag-dry at tatanggalin natin. Yan. Tanggalin yan natin, guys, tapos ito natira. Yan. So marami pa sa plastic, no? Yan, okay siya. So perfect. Perfect siya, guys. Hindi makita sa camera yata. So perfect yung pag ano niya. Yan. Yan, okay siya. Balot na balot, pero kinain pa rin kahit binalot ko sa ano, binalot ko sa plastic. Kinain pa rin ng ibon yung iba. So yan, ito okay siya. I think okay to siya. Yan. Okay.
tanggalin lang yung Uber na hinog ko. Na Uber hinog siya, guys. Na Uber hinog. So, yan. Ang ubas. So, pinatanggal ko ang Uber hinog, guys. Tapos mamaya, ugasan ko to. Yan na, overhinog na siya, guys. Nasira. Oh. Pero matamis siya. Meron din siyang, pwede siyang i-dry, pero hindi ako marunong mag-dry sana. Sa grips. Pwede siyang i-dry. Ito lang natitira sa ano, kinain ng ibon. Oh. Pagasan lang yan, guys. Ayan. Guys, oh. Isa. Yan na yung ubas, guys. So tanggalin natin yung na-over ano siya, hinog. So i-arrange natin dito sa lamisa. So yan. So marami-rami din, thanks God, marami-rami din ang na-harvest ni ano, Cordapia. Yan, oh. Over hinog siya, guys. Yan, hugasan natin ulit. So, okay. Dito. So, yan ang ubas. Hindi ubas ko to, guys. Ubas to ni Kalbo. Siyang nagtanim. Yung asawa ko ang nagtanim ng ubas. So, yan. Marami ipamigay ko to. So, okay, guys. Marami-rami din meron pa doon. Oh. So, yan. Ang ubas ni Inday. Ni Kalbo. Ang ubas sa asawa ko. Ako ang nang harvest. Yan. Tsaka ipamigay lang. Ibigay ko to sa kapitbahay yung iba, guys. So, yan. Diba? Kasi uulan next week. Ayaw ko masira. So, ito na, oh. Ang ubas. Itim siya, guys. Matamis siya. Yan. Sobrang tamis yan. Kita nyo? Sobrang tamis yan, guys. So, yan. Maganda yung color niya. Oh. Mura lang yung ubas dito, yung grapes. Kasi maraming grapes doon, no? Kapitbahay namin, meron din doon. Merong castle doon. Sobrang dami. Hektar-hektar yun. Pero ginagawa yun ng wine. Matamis din. Meron din doon sa ano, sa Mido, Midok. Oh. Marami. At saka doon sa Langgong. Southern yun. Yung Southern. Sweet wine yun. Para sa mga dessert. O, oh, diba? Marami-rami din ang na-harvest ni Cordapia. Yan. Ibigay ko na sa plastic yung ibigay ko na grips ubas. So, iba sa kapitbahay. Ito sa kapitbahay. Saka yan. Sa amin to yun. Tapos, meron pa nga harvesting dun sa garden. So, ito. Nasa plastic. Yan. Mga 3 kilo plus. Yan. Ano siya? Ibigay ko sa kaklase ni ano, sa Langga Adel ko. So may best friend siya, yung mama niya. Minsan doon naglano si Adel. So yung Langga ko doon nag ano, kumakain pag lunch, sinusundo kasi
close friend sa anak niya, tapos malapit lang yung bahay nila sa school. So ito ay bibigay ko mga 3 kilo plus. Yan. Oh, nakalagay sa isang plastic na Tupperware. Yan. Oh, diba? Tsaka ito sa kapitbahay. Yan, sa amin. At saka meron pa akong harvestin. So, ibigay ko yan sa kapitbahay ko, guys. Okay, guys. Mag-ano muna ako, magdilig sa mga kamuti ko doon. Kasi may tanong akong kamuti sa garden. So, maraming kamuti. So, mainit siya. So, magdidilig muna ako, guys. So, yan ang grapes. Ipamimigay. Pamimigay ko yung black grapes. Yan, o. So, marami pa yun haharvestin ko nandun pa sa garden. Okay. Magdilig muna ako sa mga kamuti, guys. Thanks for watching. God bless us all. Thank you.